isang solid na biyahe na naman, mga ka-adventurista. Ayan yung ikwento namin sa inyo kung saan tong lugar na to at kung paano kami nakarating sa gitna ng karagatan na to gamit ang aming motorsiklo. Yo! Magandang gabi mga ka-adventurista. Kung mapapansin nyo, nasa kalsada na kami nung nagbukas ako ng camera. Pasado alas 12 na nga pala nyan mga ka-adventurista. Eksaktong lugar, nandyan na kami sa May Nabotas, malapit sa Fishport. Nag-take off kami sa bahay ng alas 10 ng gabi. Pinili namin na gabi mag-take off mga ka-adventurista kasi may hinahabol kaming oras dyan. Papunta tayo ng Batangas, mga ka-adventurista. Dito tayo dadaan sa Nabotas, papunta ng Ross Boulevard, then all the way to Cavite, papunta ng Tagaytay, and diretso ng Batangas. Medyo mahirap yung biyahe natin ngayon, mga ka-adventurista. Kasi, kukuhanin lang natin to ng one-day ride. Dahil isang araw lang yung bakasyon natin. So, titingnan natin kung kakayanin natin. Sineset up ko na nga pala yung ating navigation dahil para hindi tayo magkandaligaw-ligaw sa mga dadaanan natin. So, paano mga ka-adventurista? Tara na! Yo, mga ka-adventurista. Andito na tayo sa Dasma, Cavite. CR break lang kami rito. So, nga pala mga ka-adventurista, high tech yung CR nila dito. Ay Pascog. Ito yun oh. Hiningi ko lang dun sa ano. Tingnan nyo oh. Oh. Ah, diba magic? Pagka sumara, hindi mo na may tutulak. Kailangan pindutin mo ulit dito. Ah, saka pa lang ulit bubukas. Galing! Dito lang yan sa Dasma. Inocente feels. Galing. So, mahinga lang kami saglit. Tapos, manat na ulit. Lamig. Time check mga ka-adventurista, mag-alauna yung medya na. So, 3 hours na kami bumabiyahe. Dito na kami sa Dasma. Kalahati naman na yung biyahe natin. Dito tayo sa Clean Fuel. So, mamaya na lang mga ka-adventurista kasi madilim. Wala naman din tayong maibibideo sa kalsada. Napakadilim. Blanca. Asan pa yung Blanca? Itong kanila. Ay, medyo maputi. Dito na lang po kami. Touchdown, Batangas, Nasugbu. Ayan muna tayo. Kabigayan natin siya. Food trip muna. Makisuyo nga po ng kalamat. Panalo, panalo. Lugaw, Batangas. Baboy Lugaw. By Supernan. Baboy Lugaw. Baboy Lugaw. Baboy Lugaw. Salamat po. Panalo. Napakalamig. Pangatlong stopover namin mga ka-adventurista. Dito yan sa Michelle. Malapit na kami sa Calatagan. Pero ang oras dyan mga 4 a.m. pa lang. Ang call time namin nung kausap ko is alas 5. So napaaga kami ng isang oras.
Bali yung stopover namin na yan, yung susunod na bayan dyan, yun na yung Kalatagan. So, sobrang lapit na namin. Kaya medyo na mahingam muna kami. At sa wakas, narating din namin yung pupuntahan namin. So, minit up na lang namin siya sa palengke. Tapos, sinamahan niya kami hanggang dyan. May environmental fee nga pala dyan na 20 pesos per head. So, yung nangharang sa amin kanina ng mga barangay Tanod, doon ibibigay yung 20 pesos per head. Ang oras dyan is 5:30 a.m. na, mga ka-adventurista. So, hinihintay na kami nung balsa na sasakyan namin na magiging bahay namin sa buong maghapon. Okay lang naman yung biyahe, mga ka-adventurista. Kasi gabi kami umalis, hindi naman siya sobrang nakakapagod. Kaya nga lang, medyo madilim. Siyempre, gabi nga eh. Biro lang, mga ka-adventurista. Okay lang naman yung biyahe namin. Hindi naman siya ganun nakakapagod. Siguro mamaya, pagkayari nung activity namin dito, doon na siguro lalabas talaga yung pagod. Kasi, mawawala na kami ng tulog. Siya nga pala si Kuya Chris, yung kausap namin dito na nag-accommodate sa amin. At siya rin yung may-ari nung balsa na sasakyan namin maghapon. Ginaguide niya lang kami kung saan namin pwedeng ipark yung motor namin. And sasamahan niya pa rin kami hanggang makasakay kami sa balsa niya. Magalang bata, andito na. Sir, magkano mo pakarga? Ano ko eh, ice cream. Nakalagay, tilapia. Bing, ano? Kambing. Saan ang kambing? Parang bako. Pakita mo kayo yung kambina. Huwag lang para daan dito. Wala na po. So, floating cottage tayo ngayon sa dagat. Alis na nga kami dyan, mga ka-adventurista. Bali, ang alis kasi namin talaga dito, ang alis ng mga floating cottage dito is 6 a.m. hanggang pinaka-late na siguro yun, 7 a.m. Kasi may hinahabol sila dyan na high tide tsaka low tide eh. Parang yun yung pagkakaintindi ko. Tapos, una-unahan din kasi dyan sa mga pwesto, malapit sa sandbar. Una-unahan din sa pagdadaungan, kaya mas maaga, mas maganda.
Sige. Ako naman. Ako naman, tatan. Malat. Pinto din mo yung gitna. Yay! Tagay tayo! Lulutan pa tayo, boy. Lulutan? Baka? Charong baka? Charong baka to. Galing. Diyan kayo magagaling. Yo, mga ka-adventurista. Agay muna tayo konti. Tagay, tagay. Ito nga pala yung aming lifeguard, si Kuya Nestor. Yeah, Nestor. Napakabait ang aming lifeguard. Nestor. Sa mga ka-adventurista namin dyan, pagka mapapasyal kayo dito sa Kalatagan, try nyo to. Liter, ano ba tawag dito, Kuya? Liter Burakay. Sampal. Sampar. Sandbar. Burakay Sandbar. Ito yung pinaka bago nila dito. Mag-Inter Island. Mga pupuntahan. Ito, Sandbar. Ayan, yung mahabang Sandbar na yan. Tapos, meron pa Little Burakay. Starfish Island. Saka, snorkeling. Ayan yung aming lifeguard. So, yung nakakaalam ng mga galawan namin dito. Kuya lang ang nakakaalam. Ay, medyo high tide na, oh. High tide na dun, oh. Oo. Mga kalating oras, meron ba dun? Tumataas na po yung tubig, mga ka-adventurista. Kanina, walang tubig dito. Ngayon, meron na. Ayan, mga ka-adventurista, kumahigh tide na. Nakikita niyo na po talaga yung sandbar dito sa Kalatagan. Pangalawang ulit na po namin dito sa Kalatagan, pero ngayon lang po namin talaga nakita yung sandbar na to. Bagong discover lang. Pero pag pumunta ka naman dito, adventure.
Third Island. Yes, kain po tayo. Adobo, longganisa, itlog, kamatis, chicharon, kamatis, talong. Oh, ito lang, lasa na dito to. Oh. Sarap nito. Ito na pala yung huling island na pinuntahan namin, mga ka-adventurista. Sabi ni Kuya, medyo na late daw kami nandating kasi sandbar talaga yan eh. Yan yung tinatawag nilang Little Boracay na napakaganda daw ng buhangin. Kaso na late na nga kami nandating, high tide na kaya nagkaroon na siya ng tubig. Pero kahit na, mga ka-adventurista, linaw pa rin ang tubig nyo. Parang wala nga lang ano eh, oh, nakikita pa rin yung mga paa namin. So in-enjoy na lang namin, naglakad-lakad na lang kami, ganyan. Isa nga rin palang dahilan kung bakit kami na-late ng dating dito is natulog muna kasi kami sa balsa, mga ka-adventurista. Alam nyo na, galing kami sa Puyat. Kaya nung pagkakain namin nung tanghalian, medyo nag-siesta muna kami. Tapos napasarap yung tulog. Kaya ayan, alas 3 na kami nakalusong dyan. Medyo high tide na. Pero kahit na sulit pa rin, mga ka-adventurista. Pabiyahin natin. Gagapangin na lang natin ito hanggang pauwi. So, sobrang nag-enjoy naman kami dito sa panukuhan ng biyahe. One day ride pero parang one day ride sulit. Sulit na sulit. Parating kami sa Boracay. Paano mga ka-adventurista? Hanggang sa susunod na lang ulit. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam! Adios!